Itanong lang ako tayo. Ilang taon yung nasakit tayo na ano yung paika-ika maglakad? Tapos ang sakit na binigay sa inyo, ano? Prostate. Tapos walang makita yung doktor. Tapos galing na kayo kay Bro Eric. Ginamot na kayo. Pero maraming salamat sa kanya dahil nagtulungan kami. Pero ang hindi ko lang gusto, yung isa mong manggagamot na spiritista. Ay, yung inoperahan ako. Inoperahan ka, pero may nakikita talaga na kukuha sa'yo. 6 na beses. 6 na beses ka inoperahan ng spiritista. Pero ano yung nakukuha sa'yo? Siyempre, ipapakita niya sa'yo. Yung parang laging ganun namang klase. Pero hindi kayo nababawasan, hindi kayo gumagaling. Hindi. Ngayon, anong napakaramdam nyo ngayon? Dito naman kayo ginamot sa Pampanga. Ay, maganda. Nakakalakad na kayo may ayos. Ay, sana nga. Tuloy-tuloy na yan tayo, yung paglalakad nyo. Hindi na kayo nahirapan. Sige nga tayo, tayo lang kayo ng konti. At hindi na kayo makalakad. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Sige, kahit papunta lang kayo dito sa akin. Okay nga, no? Malaki ng pinagbago tayo. Salamat sa Panginoon Kristo. Lagi kayo magdasal at tumingi kayo ng kapatawaran sa aking Ama at magpatawad tayo. Yun lang ang pinaka-importante. Tuloy-tuloy na po yan. Galing pa kayo ng Lemery, Batangas, no? Malulhati sana kayo. Ah, pwede po yan. Para sa lahat yan. Lahat ng tao nagdonasyon dyan. Para lahat pwedeng humawak yan. Galing yan sa mga lahat, sa iba-ibang tao. Para yan sa lahat. Maraming salamat. Yan, para hindi ko mangawi. Kilala mo ba ang Diyos? Kilala mo? Sobrang bigas. Ilang taon mo na siya ginagapos? Ilang taon mo na ginagapos si Pablo? Kilala mo ba ang Panginoon? Ha? Hindi mo kilala si Jesus? Hindi mo kilala si Jesus Cristo? Sumusobrang kapangyarihan yung nilalagay mo sa loob ng katawan niya. Ano? Pahirapan kita dyan. Unang baitang pa lang ginamit ko sa'yo, palito pa lang yan. Ikaw mapilit. Kilala mo ba si Cristo? Hindi mo kilala si Cristo? Ay, hindi mo kilala ang aking Ama. Ibig sabihin, hindi ka tao. Umanda ka magnetiko. Lumabas ka sa aking katawa. Ella, Iya, Andiel, to. Humihingi ako ng gabay at tulong sa inyo mga anghel ko. Bigyan ako ng kapangyarihan sa aking kamay at ituon ang lahat ng mental telepathy ko sa aking kamay upang lusawin ang nasa loob ng katawan niya. O, lumambot, to. Di ba? Kanina, ho. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus sa mga Nazareno, ilawan niyong aking kamay. Sa pangalan ni Kristo. O, yan. Pinalitan na natin. Hindi mo kilala ang aking Ama, ha? Wala kang respeto. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi mo kilala ang aking Ama. Ha? Ha? Tao ka ba hindi? Tao ka hindi? Tao ka hindi? Ayaw mo magsalita dahil hindi mo kilala ang aking Ama, ha? Tanggalin mo yung nilagay mo. Tanggalin mo! Palasin mo! Ayaw mo talaga, ha? Palasin mo! Ayaw ka hindi! Ayaw ko na! Ayaw ka hindi! Ayaw ko na! Anong ginagawa mo sa loob ng katawan niya? Ayaw ko na! 7 taon mo na daw siya ginagapos! Ayaw ko na! Sa 7 taon hindi ka pa nadadala at maraming manggagamot ng bawak dito! Huling manggagamot ng mouth dito si Bro Eric. Tama na! Alas! Tama na! Kalasin mo! Tama na! Tanggalin mo yung sakit niya! Tama na! Ayaw mo talagang kalasin, ha? Tama na! Alas! Tama na! Huwag ka magpatay-patayan, baka matuluyang ka mamatay sa akin! Tama na! Ayaw mo talagang kalasin, ha? Tama na! Hindi niya daw kilala ang Diyos. Pagpapangalawang baitang tayo. Hindi to obra. Hindi obra sa kanyang palito. Malakas ang graduation na sa loob ng katawan niya. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, alas! Alasin mo! Tanggalin mo! Tanggalin mo yung nilagay mo! Hindi ka talaga susuko, ha? Ilala mo ba ang Panginoon? Alasin mo! Hihinto ako pag hindi mo kinalas. Hindi ako hihinto. Hihinto ako pag kinalas mo. Kalasin mo. Makikipag-usap ako sa'yo.
Kakalasin mo, hindi. O, tanggalin mo. Tanggalin mo ng kamay mo. Tanggalin mo sa pangalan ni Jesus. Kakalasin mo, hindi. Ayaw mo talaga, ha? Kalasin mo. Ubusin mo lahat. Tama mo. Idikit mo yung kamay mo sa katawan lupa niya. Pag hindi mo kinalas yan. Kalas. Pitong taon mo na siya pinahirapan. Tama na. Hindi mo kilala ang aking ama. Bakit hindi mo makilala ang aking ama na si Kristo Jesus? Na siya ang naglikha ng lahat. Sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Kalas. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggal. Pag hindi mo kinalas yan, malayo pang pinanggalingan ito. Sa Lemery, Batangas pa. Alas! Hindi kita titigilan hanggang di mo tinatanggal. Kita mo lumambot na, oh. Kanina parang ano. Alas! Ubusin mo pa. Lahat! Pati palakang! Tanggalin mo! Walang tama-tama rito. Tatamaan ka sa akin. Sige, kalasin mo. Matigas ang ulo mo, kakalasin mo, hindi. Kalasin mo, lahat. Tanggalin mo, pati balakang. Tanggalin mo. Kakalasin mo, hindi. Demonyo ka, ayaw kalasin, ha? Sa pangalan ni Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Sige. Kakalasin mo, hindi. Hindi mo talaga kakalasin, ha? Kakalasin, hindi. O, tanggal. O. Hindi ka rin makakawala dyan. O, kalas. Tao ka ba, hindi? Tao ka? Eh, ba't sinabi mo, hindi mo kilala ang aking ama? Pag hindi mo kilala ang aking ama na si Kristo, si Jesus, o ang gumawa ng langit at lupa, ibig sabihin, hindi mo kilala at hindi ka tao. Kung tao ka, babae ka lalaki. Babae ka lalaki. Sabi mo, tao ka. Kung tao ka, babae ka ba lalaki? Huwag mong pilitin na tawagin ko si Rafael. Tanda mo, maniwala ka sa akin doon, pahirapan ka niyan. Babae ka lalaki! Babae ka lalaki! Sige, lalaki ka? Bata ka ba matanda? Bata ka ba matanda? Ayaw talagang kalasin mo. Ayaw mong kalasin, ha? Tanggalin mo, lahat! Matanda ka na, sige, kalas! Mangkukulam ka ba o mambabarang? Mangkukulam ka o mambabarang? Wala na. Ano? Wala na. Wala na. Tinanggal mo na. Ano ka, bayaran o ikaw mismo gumagawa nito? Wala na. Wala na. Ano ka nga, bayaran o ikaw gumagawa nito? Ikaw ba nagpapadasan o ikaw mismo gumagawa nito? O ikaw yung mismo nagbabarang o nagdarasal dito? Ako lang. Ikaw lang? Ano sukdulan ng galit mo dito sa taong ito? Pangalan ng tatay mo, ano? Mablosang. Anong sukdulan ng galit mo kay Paulo? Bibilangan kita ng tatlo, tanda mo. Hindi na kita, hindi na ako magbibiro sa'yo, tanda mo. Hanggang kakakayanin ko pang baguhin pang utak mo, gagawin ko. Alang-alang sa aking ama sa langit para man hindi ka mapunta sa impyerno. Anong sukdulan ng galit mo dito kay Pablo? Ayaw mo kung pansinin, ha? Ikaw mapilit, ha? Ano? Amin. Ano? Anong sukdulan ng galit mo kay Pablo? Anong kasalanan ni Pablo sa'yo? O pwede ko bang malaman? Anong sukdulan ng galit mo kay Pablo? Sa pangalan ni Jesucristo, anong sukdulan mo? Nainggit ka? Bakit ka nainggit kay Pablo? Pwede ba ako makahingi ng konting detalye lang? Bakit? Bakit niya? Malapit ka ba sa lugar nila? Anong marami? Gano'ng karami? Isa, dalawa, tatlo. Pag sinabing tatlo, mahigit pa marami. Bigyan mo lang ako ng dalawa. Anong kinainggit mo kay Pablo? Anong kinainggit mo kay Pablo? Masarap ang buhay niya. Lahat ng tao ay masarap ang buhay pag ang Panginoong Kristo ang umahawak sa atin. Kahit mayaman, mahirap ka, o may lupa ka man o wala kang lupa, nangungupahan ka man o nakikitira ka lang, basta't ang pag-ibig ng Diyos ang nagahari sa'yo, ganun kasarap. Yun lang ang kinainggit mo kay Pablo? Ikaw ba ang nagdarasal ito o pinadadasal mo to? Sa pangalan ni Kristo, ikaw ba ang nagdarasal ito?
Mahihirapan ka pag hindi ka nagsalita ng maayos sa akin. Ha? Jesus sa sinag. Kalawitin ng taong ito maigil para magsalita. Lagyan ng apoy ang buong katawan niya. Higit pa sa isang araw para magsalita. Ella, iya, inuutosan ko kayo bilang anghel ng Panginoong Kristo. Bigyan ng liwanag at kapayapaan ang utak nito para makapagsalita ng maluwalhati. Sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. O sige, bakit anong kinakaingit mo kay Pablo? Anong kinakaingit mo? Anong kinaingit mo? Uubusin kong hininga mo sa loob ng katawan niya. Tanggalin mo lahat. Naiingit ka lang dahil masaya ang buhay niya. Ikaw ang nagdarasal o pinadadasalan mo lang? Ikaw ang nagdarasal! O, kalasin mo lahat. Saan mo natutunan ang pagdarasal? Hindi ko na alamin ang pangalan mo. Magkapitbahay lang kayo, magkakilala, magkalugar. Magkalapit ng lugar lang kayo, magkapitbahay! Alin nga doon sa dalawa? Magkalapit. Magkapitbahay lang kayo. Okay, kalas. Hindi ko na alamin ang pangalan mo. Okay, tanggalin mo. Saan mo natutunan ang pagdarasal? Sino nagturo sa'yo? Sino nagturo sa'yo? Sino nagturo sa'yo? Lola mo, lolo mo, etc. Sino? Ano? Sa pangalan ni Espiritu. Nanay mo. Sige, kalasin mo. Ilang taong ka na? Kung gano'ng ka nakatanda? Taong na lang. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Matindi talaga galit mo kay Pablo, ha? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Dudurugin ko ang hininga mo sa loob ng katawan niya. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ilang taong sa tanda? Ang simatanda, simula sa 50 mataas. Ayaw mo talaga, ha? Gusto mo talaga, ha? Pangalawa, pangatlong bait ang gagamitin ko sa'yo. Matigas talaga ulo mo. Magsasalita ka o talagang lulusaan yung kinakakatawan mo. Ilang taong ka na? Anong ilang anim na po? 65, 67, 68, 70, 80, 90, 100. Ilang taong ka na talaga? 64. 64 years old. 68 itong matandang ito. Okay, kalasin mo lahat. Ikaw ang nagdarasal dito sa sobrang galit at tingin mo. Pampaano yung dasal? Pampaano yung dasal? Ito na, nagsasalita na si Magnitigo. Kalasin mo lahat. Lahat, pati doon sa likuran. Pati balakang. Pati balakang, gamitin mo yung kamay mo. Pag hindi mo ginamit yan, tuturugin ko yung mga katawan mo. Lahat. Tanggalin mo. Ubusin mo lahat. Yan. Sa sobrang tanda mo na ngayon. Gusto mo pa talaga nililibang ka ng apoy, ha? Tanda mo, nasa araw tayo. Matindi yung pinsala mararamdaman mo. Kalas. Kalasin mo. Kalas. Pati balakang. Galing pa sila ng Lemery. Ha? Galing pa itong Batangas. Kababayan mo at kalugar mo to. Matagal na panahon na to, ginamot na to ng mga sikat na manggagamot sa YouTube, ha? Sige, ubos, pati balakang. Alam mo ba yung balakang? Kalasin mo. Kalas. Lahat. Pati hindi kuran. Kalasin mo. Lahat. Pati ulo. Hindi pa tayo tapos. Mayroon pa daw, sabi ni Magnitigo. Pati ulo. Alam mo ba yung ulo? Siguro naman, Tagalog ka kahit kalugar ka nito. Tanggalin ang ulo. Sa ulo, linisin. Dalawang kamay. Gamitin mo yung kamay mo. Tanggalin mo. Matigas ang ulo. Pangatlong, bait ang gagamitin ko sa'yo. Hindi ka, matigas talaga ulo mo, ha? Kalas. Oh, okay. Sunod ka, hindi. Oh, kalas. Linisin mo. Matigas talaga ulo mo, ha? Gusto mo umabot tayo ng pangatlo. Ito. Ito na yung pinaka-torture kong gagawin sa tao. Tanda mo. Hindi ka. Hindi kalas. Ubos. Matagal mo na itong dinadasalan sa sobrang inggit mo sa kanya. Ano naman kinaingit na mo? Mayaman ba ito? Ha? May anak ka na ba? Siguro sa 64 years old, baka may anak ka na tapo. Ha? Meron na. Hindi ko napapakalaman ng mga punyo kasi magkakakilala naman pagdating sa probinsya. Kalasin mo lang. Lahat. Tulang ng inggit mo. Papakalas ko mo na lahat yan.
Marami pa daw sabi ni Magnitico. Itong taon na to. Kanina, kulang na lang. Suntokin ko. Bumabalik yung kamay ko. Umitilipin. Sobrang tiga. Wala na sa tiga. Itura tatay mo. Ubos! Marami pa! Balakang! Dibdib! Mas marunong ka sa akin. Makikinig ka ba o sasaktan kita? Ako mas masusunod dito, hindi ikaw. Linis lahat. Kita mo, uminit na. Salbahe ka daw, sabi ni Magnitico. Yan ang pinagalaw na nila. Balikat! Alam mo ba yung balikat? O kalasin mo, pati balikat. Likuran! Okay. Lahat, kalas, braso! Ubusin mo lahat! Pati doon, sa likuran niya. Lahat! Huwag mong galawin yung paa mo. Talagang mainitan ka pag ginalaw mo yan. Talagang painitin ko ng painitin yan. Eh, wala akong magagawa. Tingnan mo, sobrang luwag na. Ayaw eh. Matindi galit dito eh. Pag hindi niya daw kilala si Kristo. Hindi niya daw kilala si Jesus. Tanggalin mo. Ubusin mo lahat. Tanggalin mo. Pati balakang. Tanggalin mo pati buong katawan niya. Lahat! Tapon sa lupa! Itapon lahat, pati sa may bayag niya, lahat. Lahat, kalasin mo. Tapon niya, pati hita. Sige, kalas! Isunod mo yung katawan niya. Atakin ko yung katawan niya, pakakyat. Sige, linisin mo buong katawan niya. Lahat, okay. Magdala lang, hindi mapiting sala katawan niya. Ubusin mo! Marami pa. Ayun, inuubo ka na dahil sa sobrang salbahe ka kasi. Gusto mo kasi, pinaiinitan ka pa sa loob ng katawan niya. Tapon lahat, ubos! Meron pa! Akong masusunod sa pangalan ni Kristo. Meron pa, di ba? Marami pa daw. Pipilitin kita sa loob ng katawan niya. Salbahe ka, gusto mo pangatlong baitang pa talaga. Pinili mo yung pinakamahirap pa. Baliktad ka. Handa mo, dito lang sa pangatlo. Lilupay-pay ka na. Huwag mo na pilitin pang-apat, maniwala ka sa akin. Hindi mo na mararanasan higpit na hindi mo pa. Para kang itong pinakukuluan. Ikaw yung itlog sa gitna ng tubig. Marami pa. Ubos, simula ulo, balik ulit sa taas. Magsisimula sa ulo. Dalawang kamay ang gamitin. Meron pa nga. Kalas, meron pa. Tanggal. Ubos. Pag sinabi kong wala na, alam ko na yan. Ha? Meron pa. Ubos. Gusto mo tinitorture ka, ha? Nagtataka ako sa sikat na manggagamot ito. Bakit hindi niya nakita na may sapi ito? Imposible hindi niya ito may kita may sapi. Ubos. Likuran! Tapon! Ngayon, tatanungin kita. Pinto mo yung kamay niya. Sasaktan mo pa siya o hindi? Hindi na. Sasaktan mo pa! Sasaktan mo pa si Pablo? Sasaktan mo pa si Pablo? Mahingit ka ba sa kanya? Ngayon, gusto ko tayo makausap ng kahit katiting. Pagbibigyan mo ako, o hindi. Gusto ko tayo makausap. Hindi ko na alamin ang pangalan mo. 64 years old ka. Sabing apat. Sige. Anong kinakasip mo kay Pablo? Bigyan mo ako ng magandang kahit katiting lang na nagmumula sa iyong puso. Anong kinaingit mo kay Pablo? Sa pangalan ni Espresso, anong kinaingit mo kay Pablo? Ayaw mo pa rin. Gano'ng kasarap ang buhay niya? Paano mo nasabi? Bakit ikaw? Hindi ba masarap ang buhay mo? Paano mo nasabi hindi masarap ang buhay mo? Kung hindi ka ba kumakain maghapon? Isang taon o anim na buwan ka na bang hindi kumakain? Sa lansangan ka ba natutulog? Sagutin yung tanong ko. May bahay ka ba? Sa lansangan ka ba natutulog? O hindi naman pala eh. Paano na sinabi mo naghihirap ka? Anong sukdulan at anong udyok sa'yo ng demonyo? Bakit ka maingit sa taong ito? Ha? Basta't nainggit ka sa kanya, kaya dinasala mo. Ngayon itong dasal nito, nakuha mo pa? Sa kanino? Sa nanay mo? Sa pitong taon na siya naghihirap,
Maraming doktor na tumingin sa kanya. Maraming mga sikat na manggagamot na tumingin sa kanya at hindi daw makita ang sakit. Bakit dito ipinakita na ng Panginoon sa Kristo? Dahil tapos na ang paghihirap niya sa buhay niya. Matagal mo na siyang ginagapos. Matagal ka na nagpatukso kay Satanas. Alam mo ba ang ginawa mong pagkakamali sa aking ama? Like, alam niya na to. Tanda mo. Huwag sanang humataw ang kamalasan sa iyong anak at mga apo. May anak ka na ba? May apo ka na ba? Huwag sana. Nawa sa iyo na lang ang humataw. Patawarin ka ng aking ama sa iyong ginawang kasalanan. Dahil sa sobrang inggit at pagnanasa mo o sa pagnanais mo na maging magpahirap sa kapwa mo, mismo pa malapit o kapitbahay mo pa, etc. Wala kang pakalang kung sino kang nilalang ka. Wala kang pakalang kung ano pang tao kang nilalang ka. Ang akin lang, sana patawarin ka sa iyong ginagawang mga kasalanan. Naintindihan mo na? Alam mo, kung ikaw ay tumatawag sa aking ama at nananalangin kayo, hindi ka tutuksuin ni Satanas na mainggit at dasalan ng taong ito. 7 taon mo na ito ginagapos sa paghihirap. Tama na, tapos na. Naintindihan mo? Babalik ka pa, hindi na. Sagutin mo yung tanong ko, babalik ka pa, hindi na. Babalik ka pa, hindi na. Sa pangalan ni Kristo, babalik ka pa, hindi na. Sasaktan mo pa siya, hindi na. Kahit kailan hindi na papasok. Bakit hindi mo sinasabi kanina, hindi mo kilala ang aking ama? Bakit tinatanong kong kilala mo si Kristo? Tinatanggi mo ang aking ama. Ngayon, patawarin ako ng aking ama. Susugatan ko ang iyong katawan lupa. Wala kang kakwenta-kwentang tao at nilalang ng kanyang anak. Bastos ka kung sumagot sa aking ama at hindi mo ito kilala. Sa pangamamagitan ng pagsambit ko sa aking pangalan, Panginoong Jesus at Amang Yesus, Amang Nazareno, Ama sa langit, humihingi po ko ng basbas upang tanggalan at karunungan at kapangyarihan ng demonyong ito na umaalili sa loob ng katawan ng taong ito. Sa pangalan ni Kristo, sa pangalan ni Jesus, Amen. Tinatanggalan muna kita ng kapangyarihan at hininga, pangsamantala, at hindi ka na magkakatawan ng taong ito. Amen. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus Amang Nazareno, tinatawag ko si Pablo Sanggalang. Bumalik ka na sa katawan lupa mo sa pangalan ni Jesus Cristo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawag kita sa iyong katawan lupa at bumalik ka na. Manatili nawa ang Panginoong Cristo sa iyong isip at puso't kaluluwa. Ang aking ama lamang ang iyong tatawagin at sasambitin ng iyong bibig at magpasawalang hanggan. At inaalis ko ang lahat ng mga negatibo anumang dasal sa loob ng katawan ng taong ito. Upang ito'y makalakad na maluwalhati at lahat ng kanyang karamdaman at sakit sa kanyang tiyan at lahat ng physical niya sa loob ng katawan lupa niya, ito ay maglalaho ng mga sakit nito at lulusawin ito sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Kristo. Amen. Ama Jesus, sumasalo kami ang iyong mga anak, ilan kami sa pangalim at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan kaya. Amen. Gumising ka. Ibilat mo iyong mga mata. Pablo! Sanggalan! Yumilat ang iyong mga mata. NLSL. Iye. Inumin mong kalahati ng tubig. Kalahati lang. Tama na muna. Magdadasal pa ako sa pangalawa. Inumin daliri ng tatay mo. Inumin ang kamera. Simula doon sa taas ng buhit. Isang buhit. Pangalawang buhit. Pangatlong buhit. Pangapat na buhit. Pangtay, di ba? Kukunin natin dito sa pinakahuling buhit na. O, di ba? Pantay na? Kanina, sobrang haba yan. Hanggang dito. Sige. Suot ka muna ng chinelas mo. Ay, baliktad pala. Suot ko pala chinelas mo. Walang gas-gas yan. Walang sugat. Mamaya mo na tingnan yan. Ay, katiting. Wala, kailangan natin magtaas ng dasal.
Kanina, dinemo kita maglakad, diba? Paika-ika ka. Ilang minutes na yan, pe? Padalawa na po. Ano? Ha? Padalawa na po. Tumigil po kanina. Ha? Tumigil po kanina. At tumigil kanina, kung nga pala meron yan. Inom. Ubusin mo na yan. Tapos sabi mo in Jesus name. Kuya, sabi mo in Jesus name. Jesus name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpagmipa mo. Tumayo ka ng walang alinlangan. Maglakad ka. Titingnan natin. Lakad, diretso. Ipagpagmipa mo. Habang naglalakad ka. Sige, diretso pa. O, dumiretso na yung lakad ng tatay mo. Diba? Kanina, paika-ika.